Kumusta mga amigo? Matapos manalo kontra Miami Heat ay napakomment naman ang New York Knicks coach na si coach Tom Thibodeau patungkol sa kung sino ba talaga ang totoong kalaban ng New York Knicks. Ang New York Knicks kasi mga amigo ay talagang grabe ang pag-struggle at halos out na sila sa playoff picture dahil as of now, nasa 11 seed sila sa East at mayroong 7-game advantage ang nasa number 10 na Atlanta Hawks. Kung baga, ang nangyari ngayon sa New York Knicks ay malayo sa inaasahan nila kung saan last season ay nakapasok sila sa playoffs. Ayon kay coach, halos lahat daw ay may kasagutan pagkatapos ng laro eh hindi man lang daw na pag-aralan. So ano ba daw ang alam nila? Gusto ni coach Tom Thibodeau na buo ang kanyang team at ayaw niya ito magkawatak-watak. Kaya naman, kapag nakakakita daw siya nang may sumusulat o nagbibigay ng komento patungkol sa kanyang team, talagang magsasalita daw siya mga amigo. Ayon kay coach, nagnitpicking daw mga amigo ang so-called analyst, writer, or expert. Ibig sabihin, nagpo-point out ng isang tao na masisisi. Lahat daw ng kanyang mga player, lalo na mga young guns, ay kailangan niya. Si Julius Randle, RJ Barrett, Mitchell Robertson, Evan Fournier, at Alec Burks. Lahat daw yan mga amigo ay kailangan ng team. So tigilan na nga daw mga amigo ang pagsisisi, lalo na dito kay Julius Randle na siyang tinuturong dahilan kung bakit nag-i-struggle ang New York Knicks. Saludo ako sa iyo coach Tom Thibodeau. Talagang swak na patama ito sa mga so-called expert at naghahanap lamang ng masisisi kung saan napapasama ang imahe ng player. Dahil sa mga narrative na yan, isang halimbawa na dyan mga amigo ang Los Angeles Lakers star na si Russell Westbrook. Kayo mga amigo, sang-ayon ba kayo sa mga sinasabi ni coach Tom Thibodeau na ang tunay na kalaban ng Knicks ay itong mga so-called analyst or NBA expert? Matindi naman ang labanan sa Kia MVP race mga amigo kung saan nakapasok na nga sa top 5 ang Boston Celtics star na si Jayson Tatum. At ngayon, siya ay nasa number 4 spot mga amigo. Pinalitan niya si Ja Morant na ngayon nga ay nasa number 6 na. Every Friday mga amigo ay naglalabas ng MVP ranking ang NBA.com. Well, si Jayson Tatum at ang Boston Celtics ang pinakamainit na team ngayon sa NBA kung saan mga amigo, sa loob ng 24 games ay naipanalo nila ang 21 games at undefeated sila mga amigo sa kanilang 4 road games kung saan ang tatlo doon ay nagkaroon sila ng winning margin na 20 points. Grabe naman yun mga amigo. Sila din ang may longest winning streak sa Eastern Conference na 5 games at kasalukuyang nasa number 4 spot sa Eastern Conference. Tabla sila sa panalo sa Milwaukee Bucks at Sixers na mayroong 46 wins kaya pwedeng maging number 2 sila kapag doro-derecho ang kanilang panalo. Matapos ang All-Star break mga amigo ay gumanda na ang shooting ni Jayson Tatum kung saan from 25.7 points per game naging 32.1 points per game ito mga amigo on 50.7% shooting from the field at 43.8% from 3-point area. Samahan pa yan ng 7.1 rebounds at 4.6 assists per game. Narito na ang complete ranking mga amigo ng top 5 sa Kia MVP race. Number 5, Luka Doncic averaging 27.9 points, 9.1 rebounds at 8.6 assists per game. Hindi nagbago ang kanyang ranking mga amigo dahil last week ay nasa number 5 din siya. Number 4, Jayson Tatum ng Boston Celtics averaging 27 points per game, 8.1 rebounds per game, 4.3 assists per game at last week mga amigo ay nasa number 6 siya sa NBA ranking. Number 3, Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks averaging 29.7 points, 11.6 rebounds at 5.8 assists per game. Hindi rin nagbago ang kanyang ranking mga amigo at ang number 2, Nikola Jokic ng Denver Nuggets averaging 26.2 points, 13.5 rebounds, 7.9 assists per game. Bumaba ang kanyang ranking dahil last week siya ang nasa number 1. At ang number 1 ngayon walang iba kundi itong si Joel Embiid ng Philadelphia 76ers averaging 29.8 points, 11.3 rebounds, 4.3 assists per game mga amigo. Last week siya
ay nasa number 2. Sino kaya mga amigo ang mananalo ng Kia MVP ngayong 2021-22 NBA season? Yan lamang ang ating NBA updates. Please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli. God bless.